MXI 125. Chicken natin ang panggilid. Ayun, oh, grabe naman, inaamag na. Ay, sobrang lamag naman pala talaga. Hindi masyado nagagamit, mga boss. Ayusin natin yan. At i-condition. Let's go. Yun, oh, Mio Gravis. Batang-bata, mga bossing. Naka-engine check. Nalubatan po kasi ng battery si bossing. Ayun, 5,067 pa lang po ang tinatakbo. Automatic po kasi yan sa mga bagong motor niya. Pagka nag-hard starting, nalobat ang battery, mag-e-engine check po yan. Yung iba naman napupunta sa history code sa ECU na nababasa na lang sa ating mga diagnostic tool. Eto mga boss, Mio Gravis. Walang groove ang bell, pero nakalbo ang lining, as in naubos. Ayan, may papahiram kami lining kay boss pagkat wala kaming available sa ngayon na lining. Temporarius, pahihiramin namin si bossing. Ayan, ubos na ubos po yung kanyang lining. Sumabit na rin yung bakal. Bakal na, sumasayad sa kanyang bell. Ayan, hindi ko alam kung naubos o natuklak. Kasi parang natanggal, nabaklas lahat yung kanyang lining. No? Batang-bata yung motor. 5,000 plus lang ang tinakbo. Bihirang-bihirang gamitin. Yan yung papahiram natin kay bossing. Naka-latch lining. Babalik daw siya kapag available na ulit sa atin. Napakalambot po kasi ng lining ng mga ganitong motor ngayon. Gravis gear. XCD po ang ginagamit. Kaya hindi po yun advisable. Lagyan ng groove. Pero ito, walang groove. Naubos pa rin. Yung kanyang lining. Natuklap, natanggal, o napudpud. Ito naman mga boss. Secondary spring seat ng MXI 125. Kakaiba po yung spring seat niya, yung secondary, yung takip ng torque drive. Takip ng mga pin ng torque drive. Ayan. Tinotorno ko mga bossing, tinatanggal ko yung rubber dahil wala akong mabilihan ng center spring ng MXI na gusto kong RPM. Kaya lalagyan ko po siya ng pang Honda Click. Dahil ang center spring po nitong MXI ay mahaba. Mahaba po yung stock niya. Halos kasing haba ng Honda Click. Kaya yun po yung gagamitin ko. Hindi po kasi yung pang Honda Click. Ito po yung pang Honda Click na takip. No? Wala naman po siyang rubber. So tingin ko hindi naman masama natanggalin ang rubber nito para magamitan ng pang Honda Click na center spring para lumusot. So kulang pa sa torno. Ayan o, pagkakaiba. Magkasing kapal naman po sila ng bakal, mga bossing. Kaya imo-modify ko na lang para magamitan natin ang pang Honda Click. At mahirap po talaga ang pyesa ng MXI 125. Gagamitan ko rin po siya ng torsion controller. Ayan, pang Aerox NMAX. Na usually ginagamit din po sa Honda Click. At PCX, ADB. Yan din po, pare-pareha sila ng torsion controller. Dahil medyo bitin po ako sa RPM ng MXI na ito. So, sukat-sukat muna. Medyo masikip pa. Kulang pa. Babawasan ko pa po yan. Para mag-fit na maayos yung pang Honda Click na center spring. Ayan po. Alright. Malapit na sa katotohanan. Ang magpapasikip na po dyan ay yung kanyang torsion controller na ilalagay. Babawasan ko na lang po ito ng konti. Konting bawas pa. Mga 1mm na lang siguro ang ibabawas ko sa rubber. At good na ito. Pwede na nating isalpak ng matesting na. Subukan na nating ilagay yung ating torsion controller. Yun, no? Pit na pit na siya, mga boss. So, ibig sabihin, pwede na rin nating isalpak yung center spring. So tara, kabit na natin yan, mga boss. Eto, ginurubang ko na rin yung kanyang bell, yung MXI, para maging mas maganda yung kapit ng lining. Buuin na natin yan. Yun, no? Nire-angle ko na rin po yung pullet drive base. Ayan, kita nyo naman po, sampan-sampa sa torque drive yung kanyang belt.
Ito naman po, Airblade 160. Ang motor ng aking kumpare. Nakadalawang endurance na po ito. Sasabak na naman ang endurance. Full set po natin ang CVT niyan. Ayan, nakagroove yung belt. Tingnan nyo naman po yung lining. Hindi man lang nabawasan. Bakat na bakat. Eto pa, yung ibang mga nagpagawa. Maraming maraming salamat po, mga bossing. At may humabol pang remap. Kahit gabi na, syempre. Hindi po natin yan tatanggihan, mga boss. So lahat po ng mga magpapagawa, punta lang po kayo sa shop. Open po kami daily. Ride safe and God bless.